Mio Aerox Repa Pips, ito ay binuksan ko na dahil ang tunog nito ay kala mo isira ang kanyang crankshaft bearing. Crankshaft bearing ba? O camshaft bearing pala, Repa. Yung tunog nito ay krak-chak-chak, krak-chak. So ayan na Repa, binuksan ko na, tara. Ano? Hanapin natin, let's go! This is andito na naman tayo, Repa Pip, sa punto kung saan hindi ko pinakita kung paano baklasin ang cover. Pero dito, Repa, ikitang-kita nyo naman. Ayan. Sumayad ang drive pace, Repa. Sa anong kadahilanan nga ba sumayad ang drive pace na ito? Imbestigahan natin, Repa Pips. Ayan. Medyo makalog ang kanyang drive pace. Nung akin siyang tanungin, Repa, ay matagal niya na daw itong napagawa. Meron lang daw siyang pinalitan dito sa panggilid. So dito tayo mag-uumpisang mag-troubleshoot, Repa Pips. Kung saan ang huli niyang ginalaw. Ayan o, pansinin niyo, Repa. Etong portion na ito, ayan o. At may kulang na isang washer. Absent ang isang washer, Repa. Ayan, kaya sumayad tong portion na ito. Dahil yung washer na yon, Repa Pips, ay napaka-importante ng role niya dito sa portion na ito. Sa part na ito. Ayan o. Wala nang pumipigil ngayon. Ayan o. Wala nang pumipigil, Repa Pips, doon sa force na galing naman sa belt. Ang tunog naman nito, Repa, eh kung may ganito kang ma-encounter, eh kala mo ay sira ang yung camshaft bearing. Kasi nga, sumasayad yung portion ng drive piece. Nahigpitan naman, Repa, yung nut na 17. So talaga namang mapapaisip ka kung bakit siya kumalog at gumalaw. Absent kasi ang isang washer. So nawawala yung washer na yun, Repa. Siguro nung kinalas to, eh nakakalimutan kung saan nakakalagay yon. Sa mahaba-haba nating pag-iimbestiga, tayo'y nagtaka kung bakit tumaas ang nut na ito. Dapat ito'y nakabaon. Ayan, Repa Pips, kung bakit siya mataas, Repa, yung washer, ayan, napunta dito sa portion na ito, na dapat ay wala siya dyan. Well, eto na nga mga Repa Pips, kinalas na natin lahat, ano? Tinanggal na natin ang dapat tanggalin, Repa. Ito na yung kanyang CVT, baklas na lahat. At eto na nga yung washer na nawawala. Repa, nakita na natin, ano? Nakalagay siya doon sa likod. So, ito, check natin, no. Kung mapapansin nyo, Repa Pips, yung mga ngipin. Ito, yung ngipin na ito, Repa Pips, ay medyo maluwag na. Ayan. Dahil nga sa mahaba-habang oras o ilang araw na siyang ganto. So, anong nangyari sa kanya, Repa Pips, ay meron na siyang malaking play. Na may chance na magtuloy-tuloy yan at mang-damage pa ng crankshaft. Maubos ang ngipin na itong crankshaft at mauuwi ka sa machine shop. So papalitan natin to, Repa. Itong part na ito, kanyang drive pace. Ayan o, tumulis na yung butas, Repa. O, dapat yan, magaspang yan eh. Unfortunately, wala kaming ganito. Wala kaming stock. Ayan. So, gagawin natin, Repa Pips, ibabalik natin to at pahahanapin natin siya ng drive pace. Siya na bahala maghanap. Pwede naman yung aftermarket, pwede naman yung mga nakadegree. At eto na nga, Repa Pips. Tanggalin na natin tong oil seal dahil may tagas na rin. Yan. Sukitin lang natin na ganyan. Simple, hatak. Ang programang ito ay hinatid sa inyo ng Charlie Carlo Sportswear, located at 13 Bar, 13 Cavite. Ngayon, Repa, eh, kung magbabalik naman kayo ng oil seal ay ganito lamang. Swabbing tulak, pihit pakaluwa ng bahagya, then konting kagat sa labi, push and push hanggang sa sumayad yung kanyang kanto ng oil seal dito sa labi naman ngayon ng
cover. Ayan. Ayan na, Rep. Lapat na. Then, konting punas. Alright. Ayos na. Ganyan lang kasimple. So, Rep, Pips. Ito na nga at binalik na natin ang kanyang torque drive. Kabit na rin natin yung bell. Siyempre, Rep, Pips. Ilagay na natin tong nut na ito. Alright. At ayaw niyang pumasok, Repa. Wala siyang baon. Parang estudyante. Pag walang baon, ayaw pumasok. Anong nangyari sa thread, Repa Pips? Medyo matigas. Anong nangyari dito? Huwag nang pilitin ang ayaw. Baka dumugo. Kalasin muna natin, Repa Pips. Baka tayo mapagbintangan pa. So, Repa Pips, ayan na ang kanyang thread. Medyo may tama. Ang tama ng kanyang thread ay mali. May mali sa thread. Siguro dahil sa washer na naligaw dito sa portion na to. Well, Repa Pips, gagamitan natin to ng Kagibunshin technique. Ay, hindi pala. Ng kakaibang technique. Para matanggal natin tong mga to eh. Abilis naman matanggal eh. So, eto Repa Pips, ang kanyang ngipin. Oh. Etong thread. Patutulisin lang natin yan, Repa. Gumamit lang tayo ng isang bagay na kung saan ay kaya nating ibalik yung forma ng thread niya. O, patutulisin lang natin. Ayun, o, medyo magaspang na eh. So, ito, gagamitan natin ng test light. Test light na lagari. Kahit ano, pwede naman yung lagaring bakal o anumang bagay na kakasya dito. Para lang maibalik natin yung kanyang thread. Ayan. Gagalaw-galawin lang natin ng ganito, Repa, pabalik-balik para hindi na tayo magpa-machine shop. Pag feeling natin, Repa, ay okay na ang kanyang thread, pwede na natin siyang ibalik ulit. Pag feeling naman natin ay hindi pa, edi huwag natin pilitin, linisin ulit natin. So, trial muna tayo dito, Repa. Pag ito pumasok, ibig sabihin, Repa Pips, ay ito ay may baon na. Ngayon po tayo naman, nag-roll na tayo eh. Medyo matigas pa, Repa Pips. Pero tingin ko, kaya na to. Pag kinamay to at pumasok, okay na to, good na to. Medyo kinakabahan pa si paring Edgar. Ayan, kakamayin ko muna yung gulong. Alright, pumasok. Uy, ayos. Okay, so hindi siya mapapadpad sa machine shop. Tagumpay tayo, Repa. Tagumpay. Ayos. Okay. Pait. Kaya natin ibalik yung kanyang torque drive. May konting ribaba. Lagay lang natin yung torque drive kasama ng belt dahil hindi natin masusungkit yan. Pag iniwan nyo yung belt at nahigpitan nyo na yan, Repa, hindi nyo na maipapasok ang belt. So, ayan. Lagay na natin yung belt. Siyempre, yung nut na 24. Ayan, oh. Alright, kamayin muna natin dahil hindi pwedeng paahin. Kamayin lang, pihit pa kanan. So, ayan. Then, ihigpitan na natin, Repa. Pag wala kayong impact, pwede nyong kamayin yan, Repa. Basta meron kayong Y tool na pampigil dito sa ating bell. Since may impact nga tayo, so pitikin lang natin ang number 1 sa impact. Alright na yan, Repa Pips. Dito naman tayo sa harap. Lagay na natin ang drive piece. Sa puntong to, Repa Pips, ay kailangan sure tayo na ang drive piece niya ay lapat na lapat at talagang mahigpit. So, unahin natin yung malaking washer, then susundan ng washer na may bilog. Alright. Yan. So, tanggalin muna natin tong washer na to, Repa, dahil baliktad. Yan. Ito. Yung may tuldok na zero na number. Yan. Dapat nakaharap yan sa inyo. Alright. Then, lagay na natin ang nut na 17. Katulad nung una, kamayin. Huwag paahin at hindi kaya yan. Pag feeling nyo ay lumapat na at kaya nang ipasok ng impact, pwede nyo nang impactin. Pero mas maganda kung kakamayin nyo muna, Repa. Ayan. Medyo makalog ang kanyang drive pace. Pero dapat palapatin natin ito ng maayos-ayos. So make sure, Repa, pagka tayo'y nagpalapat ng ating nut,
ay yung belt ay alalayan nyo, Repa Pipsa. Kakalso yan. Kala nyo mahigpit na. Yung pala, kumalso yung belt. Ayan, kakalug yan. So pag hinigpitan natin to, Repa, lalo't impact, yung belt ay kailangan lulubayan natin. Yan. Pitik-pitik lang tayo, Repa Pips. Hindi natin kailangan pwersahin yan. Then, check natin kung gumagalaw. Okay, good. Hindi na siya gumagalaw. Hindi na siya naiiwan. Sumasabay na sa galaw, Repa Pips. Sa puntong to, tingin ko okay na at makakalayo na siya at makakahanap ng piyesa. Double check. Alright. Sana may makita. Maraming salamat, Immortal Motobag. Visit their Facebook page.